Magandang araw mga ka-aircon lovers at saka mga ka-washing machine technician. Muli nagbabalik sa aking munting channel, Lilier Mata Vlog. Sa ngayon mga ka-technician, ang gagawin natin is isang spin dryer na Eurotech. Dinala ng mayari dito sa shop ko. May kasama pang mga nilabhan. Ay mabagal daw ang ikot kaya kailangan na i-check natin kung anong problema, no? Samahan niyo ako mga ka-technician, ano? Yung mga tatay diyan na mag-DIY, ayan. Panoorin niyo lang. So, testing natin mga ka-technician. Ayan. Kung talagang mabagal ba. Ayan. So, susubukan natin kung ayan, kung mapapansin nyo, mabagal. Mano lang, umuga-uga lang, ano? Hindi siya makapag-start ng mabilis. So, atas may idea na tayo. Mga kabuting-ting, ano? Bunutin muna natin at i-check natin yung sa ilalim. Pag mga ganitong spin dryer, wala nang tornay-tornay dito. Ayan o. Pwede mo nang buksan kagad kung ganito yung spin dryer mo. So, titingnan lang natin kung saan yung kapasitor nakalagay. Ah, ito yung pinaka-motor niya. Kung mapapansin mo, talagang bago. Ano, wala pang kakalawang yung motor. So, dito yung kapasitor. Yan yung una natin ano, titingnan agad. Pag mga medyo mabagal yung ikot, doon tayo pupunta sa kapasitor. So, titesting natin. Kung wala naman tayong tester, alam na natin na pwede na natin palitan yan. Kung mabagal, lalong-lalo na kung bago pa yung ano mo. Dryer, no? So, para matesting natin dahil meron naman ako panukat ng capacitance. So, puputuli natin to. Ayan. Mapapalitan natin to kung sira man. Ayan. Para matest natin, putuli natin sa wiring yung kapasitor. Pero tandaan nyo lang, ganun lang, kung saan mo pinutol, doon ka rin magkakabit kung magpalit ka ng kapasitor. Ayan. Ang tester natin, kailangan may capacitance para mas madaling ma-trace kung sira ba o hindi, ano? Pero kung wala naman tayong tester, mura lang naman yung kapasitor, pwede natin bilhin. Palitan kung mabagal ang ikot. Kung nagpalit na tayo ng kapasitor, mabagal pa rin. Maring nasa motor na yan. Ano? So, unahin natin yung kapasitor kasi yan yung madalas ang sira. Hindi mo na kailangan tumawag mga ganito. Hindi mo na kailangan tumawag ng technician. Mga katatay dyan na gusto mag-DIY. Kunin mo lang yung specs ng kapasitor. Ayan. No, dahil trace na nasira yung kapasitor na yung original, so meron naman tayong pamalit. At ibang kulay nga lang, pero halos parehas lang yan. No? Yan, pang washing machine din yan. Yan na lang, fast forward ko lang mga kabuting-ting, ano, kasi yun. Testing natin ulit. Ayan. Tingnan natin kung bibilis, ano. Ayan. So, medyo malabo. Medyo malabo yun. Pero kung mapapansin nyo. Ayan, o. Umiikot na siya. So, bumuksan natin para makita nyo kung talagang mabilis ang ikot.
Ayan. No? Kita nyo. Bumilis yung ikot nya. Ayan. Ganun lang. Kapasitor lang. Hindi na natin kailangan tumawag ng technician. Ito naman, visit lang naman pag mawas yung machine. Ayan. Para katunayan na nag-drain siya yung pagpiga. Ayan. Ayan yung tubig galing dito sa kaila yung labahan. No? Ayan. So, dahil okay na. Ayan, no? Ito. Ayos lang natin. Then, palagyan din natin ng tape to ayusin natin para mamaya baka biglang sasabit lang dun sa motor. Lalo magka-problema pa, no? I-tape na lang natin. Ayan. Ganun lang mga katatay, mga ka-washing machine technician. Ito may screwdriver ka lang dito. Kahit wala nga dahil walang tornillo yung niya, yung access, no? I-flip lang. So, meron ka nang magagamit na pang dryer sa na bago mong nilabahan, ano? Ganun na mga ka-aircon, ka-technician, ka-washing machine. Okay, sasarado na natin mga kawating-kawing. Sa ngayon pala yung mga napadad sa aking channel na hindi pa nakasubscribe, please subscribe kayo para patuloy nyo masubaybayan yung aking na-upload na videos. And then maraming salamat sa mga nanonood.